Magandang gabi po sa inyo mga kabonsai. Magandang gabi po. Ngayon po is naisipan natin na mag-workshop ng isang material na tinatawag po natin na wild duhat. Ito po sa harapan natin is yung wild duhat. Nakita po ito sa may tabi ng dagat. Ito po ay 8 months in training. Nakalagay lang po natin siya sa extension pot kaya mas lahat madali siyang lumago. Ngayon po is workshop po natin ito. Ito po material na ito is nabili po natin sa halagang 1,000 material na ito, itong wild duhat. Kaya bago po natin simulan is, kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe sa mga baguhan po sa channel po, please subscribe na lang po and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa ating mga ginagawang video. Kaya po, huwag na natin patagalin at simulan na po natin ang ating video ngayon. Salamat po. One eternity later. Good morning po. Good morning sa inyo. Di po natin natapos kagabi kasi nabuta po tayo ng antok. Bago po tayo. Pwede po tayo. Ito na po yung material na kung dinipulit kagabi. Wild duhat. Linis-linis na rin po tayo kasi alis na tumi. Yan po yung katawan niya. Yan yung katawan. Medyo nilulumot na siya. Kaya kailangan natin siya linisan. At mag-wiring tayo ngayon. Yan po, katawan niya. Yan. Ito yung magiging plant niya. Ito yung magiging plant natin. Hanapan natin siya ng plant. Ngayon, ito yung magiging plant. Ito lang kasi pangit naman ito magiging plant. Ito yung pinaka-plant niya. Ang gawin natin. Yan. Yung binamit ko po palang mga wire. Ang gagamitin ko pa nga pang wire is yung mga pinagamitan natin na dati sa ating mga bonsai kasi medyo lumapat na siya, lumubog na yung mga ibang sanga niya ay mga wire sa mga sanga sa mga bonsai natin na iba kaya tinanggal na natin at lilipat natin dito yan, bonsai natin bago po tayo magsimula mag-wire, tuturuan ko muna kayo kung paano tayo nag-wire na ito. Ito po yung example lang, ibang bawa itong sanga. Ang pag-wire po is depende po sa size ng ating sanga ng mga branch kung ano gagamitin natin wire. Kung medyo malaki po is medyo malaki din yung ating gagamitin na wire, pero kung maliliit naman po wire sana is ganito lang po, maliliit. At meron naman po tayo dito. Maliliit na siya dito. Ayan, pagkakaiba niya. Ayan. Kung mag-wire naman po tayo, ganyan. Ito, ganyan po. Pwede pong ganyan. Pwede pong ganyan. 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 Pwede pong ganyan. 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 Pwede natin siyang mabenta. Hindi po masyadong nasasakal yung bonsai natin. Pwede pong baliktaran. Pwede pong baliktaran. Ayan. Ayan mga bonsai. Ayan. Basta po sa mga baguhan po yan. 20 minuto. Kuha po natin yung ating bebenta lang siya.
Yan po mga kabonsai, tapos na po tayo mag-wire ng ating bonsai material. Yan na po yung ating nagawa. Hindi po natin siya ma-wire ng mga ganito kasi yung mga shot niya po is nandun po mismo sa mayroon siyang medyo malutong pa po yun. Ang pinapriority po natin is yung mga branches niya na malalaki. Sa katunayan po, wala po akong wire ngayon na maliliit. Yan, lilinisin po natin siya ngayon at palalabasin po natin yung nibari na yan. Yung tinatawag pong nibari is yung ugat niya, yung pinaka-ugat niya, yung maganda yung yan, yan ganyan po. Yan po, para ito po tayong gagawin ngayon is maglilinis pa tayo ng katawan at i-ripat natin siya. Yan po yung ugat niya, nakalampas na po sa may extension pad na din na tayo na malaki din na isang planggana. Yan po. Yan na po yung pasensya na po kayo. Tapos natin maglaba. Kaya medyo may design tayo sa likod. Yan po. Kaya simulan na po natin yung pagre-repat. Gawin naman po natin is muna po tayo mabiyak yung ating planggana. Muna po tayo nito naka-ready na soil mix. Yan. Ayan na po siya pataba. Ipatin. Steelbrush. Yan ang mga kabonsai. Medyo lumabas yung kulay ng katawan niya.
inspirasyon sa inyo at nakapag-share naman ako ng mga kalaman. Kaya po, maraming salamat po. Kung hindi niyo po kung mga baguhan po kayo sa channel po, please subscribe po and comment na lang po kung mag-like na lang po. At hit niyo yung notification bell para update po kayo palagi sa mga ginagawa ng aking video. Kaya maraming salamat po. Sana po enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po. Ingat po kayong lahat at God bless po sa inyo. Happy bonsai po. Diyos mamalos po.